habang binabaybay ko yung Mel Lopez Boulevard. Ngayon, umobiltik ako sa Mitsubishi Adventure. At sabi daw niya ako, nasagi ko daw siya. Hindi ko daw siya hinintuan, tinakasan ko po daw siya. Nung aabutan niya ako, nagpakilala siya, galit na galit po siya. Panihugot siya sa baril po niya. Police ako, ibigay mo lisensya mo. Pasasamahan po namin kayo ng reporter. Okay po, paasistihan po namin kayo sa investigador po ng kaso at gayon din po sa LTO para po doon sa show cause order dito po sa Mitsubishi Adventure po na ito, sir. Maganda araw po sa inyo, sir. Kamusta po kayo matapos po kayong ma-ere sa aming programa nung nakaraan? Ano po ba yung balita po dito sa kaso nyo? Ma'am, after kami na-ere, lumutang na po ang aking nireklamo at nagharap na po kami sa May 23 sa Traffic Bureau. So ano po yung napag-usapan nyo last pagharap nyo nung 23? May pong napag-usapan. Ngayong araw na to po ay siya po ay magbabayad sa akin. Ibig sabihin po nung na-ere po kayo tsaka lang nagkaroon ng resulta yung inyong reklamo? Opo, ma'am. Kamusta po yung naging pag-uusap nyo doon sa Traffic Bureau nung nakaraan? Yun nga po ang pakiusap niya na makipagsitol siya sa akin sa halaga na ganyan po. Magkano pong halaga? 51,000 po. So hindi pa po nabibigay yun ngayon? Hindi pa po nabibigay, ma'am. Ngayong araw na po niya ibibigay. Siya po ba ay humingi ng pasensya sa inyo regarding sa nangyari? Opo na, humingi na po siya ng pasensya. So sir, paano po ba umabot sa punto na yung inyong hanap buhay na pagtitinda ng isda ay kunumpis ka nung mga nagpanggap po na pulis? Kasi po, nagkasigay kami po sa Road 10, Kapulong. Ngayon po, nasagi ko siya, nagasgasan ng konti ang kanyang sasakyan at ako naman po ay humingi ng pasensya sa kanya. Na sir, babayaran ko na lang po yung nagasgas ko kasi di ko po sinasadya, di ko alam nasagi po kita. At ngayon ay kinuha kaagad niyang lisensya, binunutan niya ako ng armas, pinipilit niya kukunin lisensya ko. Sa sobra na po na kinakabahan na po ako, binigay ko ng lisensya ko. At pagkatapos naman nun, naibigay ko yung lisensya, kinuha naman po niya ang aking panindang isda. Kasi hindi ko siya mabayaran kaagad-agad nung gasgas ng kanyang sasakyan. Ano po yung kanyang sinasabi habang kayo ay nagkakaroon ng confrontation? Ang sinasabi po niya, ma'am, di mo alam ang pinagagawa ko dito sa basiko. Pulis ako. At ngayon, sabi niya, sundan mo na lang ako sa basiko. PCP, doon tayo mag-uusap. Sinundan ko po naman siya. Maghapon na lang po ako naghihintay sa kanya sa PCP, sa basiko. Hindi naman po siya nagpapakita. Pagkatapos naman nun, dumulog kami sa Traffic Bureau para ma-verify kung sino talaga po siya kasi wala akong identification nakuha sa kanya kung sino talaga siya. Kaya pakilala lang niya, pulis siya ng basiko. Fernandez po ang pangalan niya. Kaya po na lumapit na po ako sa TV5, kay Idol, para po matulungan po ako. Yung inyo po bang lisensya, ano na po yung nangyari? Ang lisensya ko pong card ay hindi pa po na ibalik sa akin. At sa ngayon, ang hawak kong lisensya ay lost license po. So okay naman na po yun? Okay naman po yun. Magagamit ko din naman. So sir, gaano na po ba kayo katagal na nagtitinda ng isda? Isang taon na po, ma'am. So ito po ba yung unang pagkakataon na naka-encounter po kayo ng ganitong problema? Ito po, ang first time po. Ano pong masasabi nyo? Ang hirap ng buhay na mawalan ka ng anak buhay. Yun lang ang inaasahan mo pang buhay sa pamilya. Tapos bigla kang magaganon na sitwasyon. Makapakahirap. Paano po kayo naapektuhan nung nangyari? Sobra, ma'am. Stress. Hindi ako makakatulog, ma'am. Ilang araw akong nag-iisip para akong wala ako sa sarili ko dahil ano na ibubuhay ko sa mga anak ko, nag-aaral yung mga anak ko. So ngayon po, nasabi nyo po na lumutang na yung mga nirereklamo nyo at nagkaroon kayo ng pag-uusap nung nakaraan sa Traffic Bureau. At nakatakdang araw po ngayon na kayo ay magbabayaran na. Tama po? Opo. Okay. So ano po ba yung gusto nyong mangyari dito po sa problema nyo? Mabayaran niya yung diniman ko sa kanya. Sana hindi naman niya ako harasin. Babalikan niya ako mamaya, papatiran niya ako dahil pulis po siya. Kailangan ako lang po na siguro dyan sa buhay ko na magawa ako, pagpagawa ako ng kasulatan na pipirmahan po niya na hindi niya ako pakialaman. Magkano po ba yung dinimand nyo dito sa nirereklamo nyo? 51,000 po. Paano po kayo nag-come up doon sa 51,000? Tinotal ko po, ma'am, sa kinikita ko lang po araw-araw at dili ng ilan araw ako lang tinda, ma'am. Ganito po, sir. Gaya nga po ng pinangako po ng aming programa, tutulungan po namin kayo para po kayo ay mabayaran po nitong nagpanggap po na pulis
at kung sino man po yung inyong nirereklamo. At pupunta po tayo ng Traffic Bureau para masettle na po natin itong problema nyo. Okay po? At ano na lang po yung inyong mensahe dito po sa inyong mga nirereklamo? Eh, may mensahe ko lang po sa akin nirereklamo. Sana naman huwag mo na ulitin yun, sir, yung pinagagawa mo sa akin. Dahil po, ayan, ay napaka pangit na ano po yung ginawa mo sa akin. Nang kumpis ka ng lisensya, nangunguha ka pa ng isda. Napakaliit lang po ang problema ko sa'yo, kasalanan ko sa'yo. Tapos yan ang kapalit na kinuha mo sa akin. Hanap buhay ng pamilya, pinatay mo yung pamilya ko. Ginuto mo ang mga pamilya ko. Magandang araw po sa inyo, Sargento. Ngayon po ba, ano po ba yung mangyayari po dito sa paghaharap po ni Sir Gani at yung kanyang nirereklamo po na empleyado po ng URC? May 23 po, nag-usap po si Sir Gani at saka po yung si Mr. Jeyo na makikita po sila ngayong araw para po ibigay po yung napagkasunduan nila noong May 23 po. Ba yung kanilang napagkasunduan last time? Nag-demand po si Sir Gani kay Sir Jeyo na 17 days na nawala sa kanya sa pang-araw-araw. Tapos po, yung sa isda po, at saka po ginastos siya sa driver license. So, umabot po siya ng 51,000 at sumang-ayon naman po yung si Mr. Jeyo na ibigay po yung 51,000 kay Sir Gianni. At si Sir Gianni naman, sumang-ayon din. Sir Jeyo, ngayon po, nakaharap nyo na po ulit si Sir Gianni. Ano po yung masasabi nyo doon sa nangyaring incident? Ayan po, inutusan lang po ako dito para bayaran yung mga kasunduan namin nung last time. Ikaw ba, Sir Gani, okay po sa inyo yung naging kasunduan niyo dito sa harap ni Sergeant Lorenzo? Okay na po ako, ma'am. Basta po, ang ano ko lang po, wala lang siyang gagawing masama sa akin. Kung ano man karapat-dapat ko, dapat pumirma siya, ma'am. May kasunduan siya po sa akin. Hindi, wala siyang gagawing masama sa akin. Kabalang araw, mamaya, babalikan niya ako. Kasi magtanim siya ng sama sa akin. Siguridad lang po ang aking hinahanap. So sir, pwede po ba namin maitanong kung bakit po ba natin nagawa yung ganoong bagay? Ma'am, wala po kasi yung alam, may representative lang ako. Bali, inutusan lang ako ng boss ko na yun nga, bayaran yung payment na kasunduan namin. Yun lang po. So sa part po natin ng Traffic Bureau, paano po ba natin ito mareresolba yung kaso nila, Sir Gani? Dahil po yung complainant po, ma'am, magwi-withdraw po sa kanyang complaints laban po sa driver. Siguro po bigyan po natin ng forward si LTO kung ano po ang sanction na admin case kay LTO para po doon sa owner register po ng sasakyan ng Mitsubishi. Sa criminal kasi naman po kasi inatras na po ni complainant po. So sa admin case po, i-forward pa natin kay LTO na nangyayari ang accident sa ganito. Ano po ba yung pwedeng possibility po na pwedeng mangyari doon po sa admin case? Sa ganyan po pagkakataon po, si LTO na po ang makakasagot niyan kung ano po ang kanilang mga procedure sa mga admin case po, sa mga ganitong pangyayari po. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51. Sakto po. Ako si Gani Samane, nasa Wastong Gulang, na ako ay tumanggap ng halagang 51,000 pesos mula kay Mr. Jeyo Ruel. At dahil dito ay wala na akong reklamo, criminal man o civil, laban sa driver at may-ari ng Mitsubishi Adventure na may plaka TIH-683. Sir, ano na lang po yung inyong mensahe dito kay Sir Gani? I'm sorry kasi representative lang ako. Wala rin akong alam sa mga nangyari. Kumbaga inutusan lang ako. Siguro masasabi ko lang, lagi na lang mag-ingat sa pagdadrive. Sasabi ko lang po, sana po naman sa ginawa niya sa akin, hindi na po sana niya ulitin pa sa iba. Kasi po, pag inulit pa niya sa iba, baka higit pa dito ang mangyari din sa buhay niya. And sa part naman po ng Traffic Bureau, ano po ba yung maipapayo niyo po dito sa magkabilang panig? Iwas natin ang mainit ang ulo. No, pagbigyan po konting pagkakamali sa kalsada, kung kayang pamagbiyan ng isa, huwag nang palalain pa. Yun lang po at para po maiwasan ng hahantong pa sa ganito muli o mawalan pa lang isang buhay sa maliit na banggaan, aabot sa minsan suntukan, minsan may barilan
iwasan po maging mainit ang ulo sa kalsada. So regarding po sa security ni Sir Gani, ay okay naman na po yun since nasa kaso? Mayroon naman po tayong ID ni Sir Geo at nakapirma naman po siya. Sa tulong din po yun, nakakamera naman po tayo. Palagi ko naman po, ito po ay isang banggaan sa kalsada na hindi na pag-unawaan ng magkabilang party. At sa kalaunan po ay nagkasundo po. Yun lang po. Thank you so much po, sir. God bless po. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po. Sir Idol, maraming salamat. Nagkasitol na po kami sa akin nireklamo ni Sir Gio at binayaran na po niya ako ng 51,000 at hindi na po ako magrereklamo laban sa kanya. Maraming salamat, Sir Rapi Idol. Mabuhay po kayo, Sir Idol. Ang sarap kapag palatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay, yan mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa